Yes, good morning. Ayan, yan na naman. Coach Kurt ulit. After service, magbibigay ulit ako ng tip kung paano ako nag-start sa multi-level marketing business. Ayan, so tara, let's go. Mabilis na tip lang para hindi masyadong masayang yung mga live. So, short tips lang itong ibibigay ko. And, pakilala mo na ako, by the way, ito yung team natin, God's End Time. Naniniwala ako na lahat lalo ng Diyos para sa atin. Ayan, so simple background, dati po akong OFW, naranasan ko pong mag-construction worker, yan yung ID ko, and at the same time, nag-PNP po ako, opo, tama po, PNP, expatriates, yan, so masayista po ako ng tumakas. So, brief information lang about sa akin, ayan, kulang ko lang 4 years, After that, umuwi ako ng Pilipinas dahil sa Amnesty by Duterte Administration. So, thank you, Mr. President. Ayan. So, yan yung before ko. Ito yung after. Na dito construction worker ako. And at the same time, OFW. Dito naman yung tutorial ako. So, kung medyo malaki yung pagbabago. Ayan. Maganda. Maganda yung nangyari. So, wala akong masabi sa changes. Big changes talaga. Yan, so, former OFW, consecutive top earner na po ako, yan, in 6 months time, hindi po ako bumaba ng 40. So, out of 300,000 members, yung branch ko nag-top 2, and ako po, overall, umabot po ako ng 23. Yan, so, yun lang po, car achiever na din po ako, last year. So, Mitsubishi Strada, 2019. Yan, and 2 years doing the business. May 2 years po ako ng March 9. So, yan po. Kahit pa paano, may achievements. So, yan. Ito po yung tip ko. Ito yung bibigay ko. The 7 basic method to success. Ito po yung, actually, pare-parehas lang naman lahat ng trainings. So, pinagsama-sama ko lang siya. Ito yung mga basic. So, basic, ibig sabihin, basic. Hindi siya mahirap sundin. Kasi nga, basic. Kung ikaw, nag-a-assume ka, gusto mo maging magaling na multi-level marketer, builder, networker, kailangan magba-back to basic ka. So, this is basic only. Okay? Yung number one, decision. You have to make a decision, di ba? Life is not a matter of chance. It is a matter of choice. Decide ka kung ano talaga yung gusto mong gawin. Kailangan mong mag-desisyon. Hindi pwedeng kami ang mag-desisyon para sa'yo. Ikaw. Okay? Decision is the ultimate power. Tama po. Tama po yung narinig mo. Kasi kung hindi ka mag-desisyon, hindi ka mag-uumpisa. Okay? Kung pamilyar kayo kay Monkey Galupi, ang sabi niya, I want to be a pirate king, but if I die trying, di ba? At least I tried. Try is a decision. Sinubukan niya. So, naging pirate king talaga siya. So, decisionan mo kapatid. Kasi ang pagyaman is a decision. Success is a decision. Talagang decision man mo na gawin yung negosyo. Okay? Action, syempre. Hindi pwedeng decision lang. Kailangan mong gumalaw. Kailangan mong i-act. Kailangan the word may inspire but only can action create changes. Tama po. Ito po yung phrase ko. Yan. The world can only be grasped by action, not by contemplation. Okay? So, hindi mo malalaman kung masarap yung isang bagay kung hindi mo kakagatin. Okay? So, kailangan i-action mo siya. Kung titigan mo lang yung pangarap mo, i-imagine mo lang yung pangarap mo pero hindi ka gagalaw, yun yung without action is a nightmare. Kailangan mo talagang gumalaw. Yan. So, tuloy ko lang. Mentorship. Listen to successful people. Okay? Kung gusto mong umaman sa ganitong klase ng industriya, makinig ka doon sa mga naging successful. Makinig ka doon sa mga idol mo. Okay? Imagine versus imagining. Magkaiba yan. Iba yung ini-image mo, ini-imagine mo, sa ini-imahe mo mismo. Okay? So, kailangan ginagaya mo yung kilos, isip, ultimo pananamit ng mga mentors mo na gusto mong gayahin. Okay?
okay, yung mga idols mo. Why? Kasi yun yung sinusundan mong yapak. Okay? Pag nakinig ka sa mga chismosa, magiging chismosa ka. Pag nakinig ka sa mga failure, magiging failure ka. Kapag may sakit ka, kanino ka nakikinig? Magtatanong ka ba sa magtatawa kung may sakit ka? Di ba sa doktor? So, ganun din dito sa industry na to. Kailangan makinig ka dun sa mga taong nakarating sa gusto nilang puntahan. Okay? Kailangan makinig ka dun sa mga mentors na tinatawag. Ayan. Mentoring. Successful people never reach their goals alone. Wala akong kilalang successful people. Wala akong kakilalang successful na tao na mag-isa lang siya. Okay? Successful always. Successful talaga. Kailangan marami ka talagang connection dyan. Okay? Learning. So, mentor. Ayan. And yung napag-mentoran mo, automatic, tinuro sa'yo ng mentor mo, practicein mo siya. Hindi pwedeng tinuro, tas itinulog mo. Tama? Kailangan practicein mo siya, kapatid. Hindi pwedeng tinuturoan ka ng mentor mo, tapos tulog. Ganun. Hindi pwedeng. So, nakakatawa siya, you know? Do it again and again. Ito yung itinuro ng mentor mo. Okay? You play the way you practice. Okay? Kung ano yung pinag-practicean mo, ganun ka maglalaro. Okay? So, kailangan practice. Meron akong term dyan, practice makes perfect, di ba? So, di ako naniniwala doon kasi nobody is perfect. Practice makes permanent. Okay? Kasi madadala mo siya habang buhay. Yan. A good teacher offers practice, but a bad one offers theory. Okay? Di ba, walk the talk na bago mo ikwento, gawin mo muna. Ganito kaganda yung multi-level marketing. Okay? Ang mga nagtuturo sa inyo dito, nakadaan doon sa mga pagdadaanan nyo, lalo yung mga mentors nyo. Nakadaan siya doon sa pagdadaanan mo palang na-reject, nag-invite, hindi sumali, inasar ng mga kakilala, ng mga kamag-anak. Yung pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, pinagdadaanan na niyan ng mga mentors mo. Okay? So next, learn. Kailangan mo matuto. Kailangan, kapag nag-practice ka, kapag may mali, dapat matuto ka. Kapag may tama, dublihin mo. Ganun lang siya. Okay? Kailangan mong matuto ng matuto kasi psychological wallet yan. Ang sabi nga ng mga mentors ko sa akin, nung nag-i-start ako, wala naman kasi hindi naman ako nag-i-start dito na marunong na agad sa network industry. Ang sabi ng mga mentors ko sa akin, psychological wallet, kung gano'n ka lalim or gano'ng kalawak ang laman ng pag-iisip mo, yun ang magdidikta ng laman ng wallet mo. So, which is totoo naman. Kasi, the more you training, the more na dumadami yung knowledge mo sa isip mo, mas dumadali sa'yo yung negosyo. Okay? Kasi marami kang maituturo. Yeah. So, experience pa rin yung the best teacher. Yeah. Huwag mong pagdamutan yung sarili mo ng kaalaman para manalo. Okay? Ito, papakita kong picture. Actually, basketball court yan eh. Yeah. Sa basketball, in-game yan. So, Celtics. Fan po ako ng Celtics. Rajon Rondo. Siya po yung scientific guard, point guard. So, bakit ganun? Bakit kailangan nagko-coaching? Tama? Bakit kailangan natututo? Kasi para ka manalo. In-game na yan, guys. In-game na yan. Nasa game siya mismo. Natuturo pa. Bakit? Just to win the game. Okay? Every day is a learning day. Every minute is a learning day. Kailangan matuto ka. Okay? Para dumali sa'yo yung ginagawa mong negosyo. And, syempre, para ka manalo. So, habang natuto ka, kailangan yung natututunan mo, minamaster mo. Hindi pwedeng hindi mo siya masterin. Okay? Mastery. Parang ganito lang yan. Yung sa basketball na pinakita ko kanina. Bata pa lang yan sila. Nagpe-training na yan. Tapos, ang salang lang yan sa basketball court, professional basketball, sa isang araw, isang oras lang, 10 minutes, kasama ng mga timeouts, diba? So, fourth quarter na 10 minutes, 12 minutes, diba? Ganun siya. Pero, bata pa lang yan, nagpa-practice na yan. And bata pa lang yan, may mga nag-mentors na dyan. Madapa man yan, tatayo yan. Hanggang sa maging professional siya. Minaster niya kasi. So, mastery. Kapag expert ka na sa isang bagay, you become a carrier of value. Okay?
kunya, example, kagaya namin mga top earner, lahat ng sasabihin namin, maniniwala na talaga sila. Bakit? Kasi pinagdaanan na namin. Yung pinagdaanan ng mga bagong members and yung mga bagong aspiring leaders. Yung mga ituturo namin, hindi makakasamayan sa inyo. Why? Kasi dyan kami dumaan. Yung dadaanan nyo patungo sa success, yung road to success, napulido na namin yan. So dadaanan nyo na lang talaga siya. Mamasterin nyo bawat steps para mas dumali sa inyo yung ginagawa nyong negosyo. Okay? It will become permanent. Trust me when I say yes. Magiging permanent yan. Masasanay ka na. Rejections, wala yan. Kakainin yan. Parang gagawin mo lang almusal yan. Tapos tatawa ka na lang. Na-reject ka. And, kapag dating ng panahon, yan, pagdating ng panahon na nabago na yung master mo, master your mind, you will be, and you will master your body. Yan. Kapag na-master niya siya, ng isip, pusa mo yan, igagalaw. Believe me, kagaya ng mga basketball player, kung hindi ka nag-basketball kahit anong sports, sa singing na lang, pag na-master mo singing, kahit nakapikit ka, kaya mo kumanta. Kaya, ganun lang siya, simple. So, mastery, kailangan maging value ka, kailangan tumaas yung value ko sa mga tao. Makukuha mo yung respect kasi nila. Okay? So, yung last, get paid. Sa lahat ng sacrifices mo, lahat ng sakripisyo mo, may matamis na ganting palayan galing sa Diyos. Believe me. Hindi ka susubukin ng Diyos kung hindi mo siya kayang lagpasan. Hindi mo kayang lagpasan yung binigay sa iyo pagsubok. Hindi yan, binigay sa iyo ng Diyos. Binigay yan sa iyo para mas maging matibay ka. Binigay yan sa iyo para daanan mo lang, hindi tambayan. Okay? So, kung nakikita niyo siya, one family siya na galing sa mahirap, tapos yung mama, yan po, hindi po masamang maharap. Okay? Para sa pamilya. So, ito, goal squad naman to sa team. Lahat sila na, naka sports car. So, syempre, may team kang iingatan. Hindi lang pwedeng ikaw yung kumita ang malaki. Hindi lang ikaw yung pwedeng magka-resulta. Kailangan yung buong team mo, buong members mo na nagtiwala sa'yo, na ibinigay yung pinagkatiwala sa yung pangalan. Kailangan, yung pangarap nila, kailangan, they will get paid also. Okay? Yun yung masarap tignan. Hindi lang ikaw ang nagtatagumpay sa ganitong klaseng industry kasi madami kayo. Okay? So, short tips lang. So, sana na-enjoy nyo and sana gawin nyo siya ng nasa puso. Tandaan nyo po, puso muna bago piso. Okay? And ang reward, Diyos ang magbibigay. Yan, maraming salamat po. So, subscribe lang kayo sa madami, gagawa pa ako ng madaming videos to inspire people. Okay? Hindi lang to para magpa-fame. Gusto ko maka-inspire kasi galing po ako sa hirap na kahit papano ngayon, umaasenso na, kahit papano ngayon, umaangat na. Laban lang ng laban, guys. Lalo sa mga kapatid natin, mga OFW, saludo ko dyan sa inyo. Dyan ako nang galing. And more power sa inyo. Keep praying. Maniwala kayo na lahat ng pinagdadaanan nyo ngayon. Part yan ng magandang story ng buhay nyo sa inaharap. Part yan na gawa ng Diyos para sa inyo. Para mas lalo kayong maging matibay. So, God bless us all. And pagpalain, nawa kayo ng Diyos. Huwag kang susuko sa panahong puno ng hamon. Darating din ang panahong ikay makakabangon. Ilabas ang tapang at lakas ng loob upang iyong makamtan at sa'yo'y ipagkaloob na ang matagal mo nang hinahangad na pagbabago. Maraming tumaya pero hindi lahat nanalo. Takot sa proseso, sa gantimpala ay silaw. Mga utak talangka na ang kultura ay hilaw. Di madali to